Ilo mga kaswang, bago natin simula ng kwentong ito, hinay-hinay lang sa kape. Sa isang baryo, sa liblib na lugar ng Banay, isang dalagang may kagayahan itong manggulam. Sa sino mang gagawa ng kasamaan sa kanya, kilala itong si Monica. Isang mabait na dalaga na halos hindi ito marunong makihalabilo sa maraming tao. Lumaki itong nag-iisa sa buhay at hindi alam ng mga taga-baryo kung saan ito nagmula. Tanging ang albularyo lang na si Mang Tandoy ang nakakaalam ng pinagmula nito. Galing ito sa isang mayamang pamilya. Galing ito sa isang mayamang pamilyang anak na itinakwil ng kanyang amang si Mauricio. Dahil isang mangkukulam ang nanay niyang si Paulina at ang lola nitong si Cora. Napadpad ito sa baryo dahil tumakas ito noong pinapatay sila ng kanyang ama. Dahil marami nang nasakta ng mga tao ang nanay at ang lola ng dalaga. Tanging si Monica lamang ang nakaligtas at sa baryong yon naninirahan. Si Monica ay may taglay na kagandahan at maganda ang pangangatawan. Maputi ang mga balat at mahaba ang buhok na palaging nakalugay. Ang bahay nito ay medyo may kalayuan sa ibang kabahayan. Tulad ng mga kadalagahan sa baryo nila, pumapasok din ito sa paaralan. Ngunit hindi ito nakipaghalo-bilo sa mga kaklase niya. Marami ang nagkakagusto sa kanya. Ngunit wala sa kanila ang napupusuan ni Monica. Isang araw, habang nasa paaralan ito, nagkaroon sila ng bagong guro at sa klase nila ito nagtuturo. Si Teacher Glenn, isang gwapong lalaki at mayroong kasintahan na kapwa niya guro. Hindi niya akalain na magugustuhan siya ni Monica. Unang araw pa lang ng guro sa klase, napansin niya si Monica na tahimik ito at hindi ito pala kaibigan. Ngunit napansin niya na palagi siyang tinititigan ni Monica habang hindi ito nakatingin sa dalaga. Kaya nakabuo ito ng plano sa kanyang isipan upang mapaglaruan niya ang dalaga. Simula noon, nag-iba na ang pakikitungo ni Monica sa mga nakapaligid sa kanya. Naging pala kaibigan na ito at naging masayahan sa araw-araw. Nagkaroon ito ng kaibigan na sina Ella at Mayet. Ito palagi ang kinakausap ni Monica dahil nilapitan ito ng dalawa upang makipagkaibigan. Hoy Monica, ayan na naman ang mga mata mo. Basta papadating na si Sir, halatang halata ka na. Saad ni Ella sa kaibigan nito. Ano ba kayo? Gusto ko lang makita si Sir na nakaismile palagi. Sagot nito habang kinikilig pa. Pagkapasok ng guro, biglang natahimik ang tatlo. Habang nagkaklase na ang guro nila, titig na titig ang dalaga dito. Halos nag-imagine ito na sinasayaw siya ng guro nilang si Glenn. Hindi niya alam na sa maamong mukha ng lalaki, may ugali itong naglalaro sa mga babae. Kahit may kasintahan na ito na kapwa niyang guro na si Ma'am Ilmera. Pagkatapos ng klase, nagsiwayan na ang mga estudyante. Habang naglalakad sina Monica, Mayet at Ella, may mga lalaking nangungulit sa kanila sa daan. Tinaraya naman ng dalawang dalaga, samantalang tahimik lang si Monica habang may binubulong ito. Maya-maya, nagulat ang mga kalalakihan na may lumabas sa bunganga nila na mga ipis at kung ano-anong insekto. Nagtaka naman ng dalawang babae sa nangyari dahil napatakbo ang mga kalalakihan sa takot. Yun ang bagay sa inyo mga bastos, bulong ni Monica. Hey Monica, anong binubulong-bulong mo dyan?
Ano ba nangyayari sa kanila? Bakit napatakbo ang mga yon? Pagtatanong ni Mayet. Napangiti na lang si Monica sa tanong ng kaibigan. Nang malapit na sila sa kabahayan, nagiwahiwalay na ang tatlo dahil nasa bungad lang naman ang bahay ng dalawa niyang kaibigan, samantalang sa dulo pa ng mga kabahayan sa baryo nila ang bahay ni Monica. Pagkarating sa bahay ni Monica, agad itong nagpahinga. Inalala niya lang ang mukha ng kanyang guro habang nakangiti ito. Hanggang sa hindi niya namamalay ang nakatulog na ito sa kakaisip sa mukha ni Glenn. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, naalimpungatan ito dahil nakarinig ito ng ingay sa labas ng kanyang bahay. Dahil patay ang ilaw niya, sinilip niya ito kung sino ang pumasok sa bakuran niya. Nang makita niya ito, mga lalaki na nagbabadya na pasukin siya, ang mga lalaki nang nambasto sa kanila sa daan. Nagalit si Monica dahil hindi sila nabigyan ng leksyon sa ginawa ng dalaga, kaya nag-usal ito ng salita upang madala na ang mga lalaki doon. Nagsitakbuhan sila at sumisigaw na halimaw at mangkukulam ang dalaga. Napatawa naman ang dalaga sa nakita niya kung paano natakot ang mga ito. Kinabukasan, pumasok muli ang dalaga. Habang naglalakad ito sa daan, narinig niya ang mga asawa na mga kalalakihan sa baryo nila na pinag-chichismisan nila si Monica na isang mangkukulam. Hindi naman ito pinansin ng dalaga dahil gusto niya sanang kalimutan na niya ang pagiging mangkukulam niya at mamuhay na ng normal. Nang malapit na ito sa labasan ng baryo nila, papuntang paaralan, biglang sumigaw ang kaibigan niyang si Ella. Hoy Monica, bilisan mo na para hindi tayo malilit. Mahirap na. Nakangiting saad ni Ella sa kanya. Nako, nako. Ako na naman ang nakita niyo ha. Nakangiting sagot ni Monica. Pagkadating nila sa paaralan, nakita nila si Glenn, hatid ang nobya sa room, at hinalikan pa nito. Biglang bumagsak ang luha ng dalaga dahil hindi niya akalain na may nobya na ang napupusuan ito. Kinabig naman ito ng kanyang mga kaibigan at inalo dahil nakita nila na nasaktan ang dalaga. Pagkapasok nito ay walang emosyon si Monica habang nagtuturo ang guro dahil sa nadarama niya. Simula noon, iniwasan na niya ang guro tuwing kinakausap siya. Nang nagkaroon ng pagkakataon si Glenn naman ay kinausap niya ito. Monica, galit ka ba sa akin? Bakit umiiwas ka? Tanong ni Glenn. Hindi naman po sir. Ayoko lang po na makita ka ng nobya mo. Baka magselo siya. Sagot ng dalaga na naiilang ito. Napangiti ang binata at saka nagpaliwanag sa kanya. Dahil gusto ng guro niyang makipagkaibigan lang ito sa kanya. Kaya nahulog ang loob ni Monica sa kanya. Kaya humingi ng paumanin si Glenn dito at nagkunwari na nalulungkot. Dahil mahal na ito ni Monica, pumayag itong makipagkaibigan lang sa kanya. Kaya doon nagsimula. Nakapag walang pasok ay niyaya ni Glenn ang tatlong magkakaibigan na lumalabas palagi. Buwan ang pagtatapos nila sa pag-aaral, niyaya nila si Glenn na i-celebrate nila ang pagtatapos ng mga ito. Hindi pa sana sasama si Monica, ngunit mapilit ang dalawang kaibigan ito. Dahil doon ay napapayag ni Glenn ang tatlong magkakaibigan. Monica, huwag kang mag-alala. Kung wala kang maisuot na damit, ako ang bahala sa iyo. Ella, si Ella ang bahala sa makeup mo. Saad ni Mayet. Ano ba kayo? Okay na ako sa ganito. Sagot ni Monica. Hindi naman pumayag ang dalawa niyang kaibigan at inayusan nila ito ng napakaganda. Pulang dress na hapit ito sa binti
at bagay na bagay sa make-up ng dalaga. Lutang na lutang ang korbata ng katawan niya at ang kagandahan nito. Hindi akalain ni Monica na ganun pala siya kaganda. O diba, bagay sa'yo. Saad na Ella at Mayet. Samantala, sa likod ng kabaitan ng dalawang dalaga sa kanya, isa pala itong kasabot sa plano ni Glenn. Napaglalaroan nila si Monica sa isang party. Dahil noon pa nainis ang mga ito dahil sa napakawerdo nito dati. Kinaibigan lang nila dahil kay Glenn na ipasa sila sa lahat ng subject. Basta kasabot sila sa gagawin niya sa dalaga, pumayag naman ang dalawa. Sa party, habang nagkasiyahan na ang mga kasamahan nila, nakaupo lang sa dulo si Monica dahil hindi ito sanay sa ganong klaseng party. Kahit pag-iinom ng alak ay ayaw nitong tikman. Sininyasan ni Glenn ang dalawang kaibigan na lasingin ang dalaga. At doon ginawa na ng dalawa ang plano. Monique, halika, sasayaw tayo, dali. Ayaya na Ella habang lasing na ito. Kayo na lang. Hindi ako marunong sumayaw. Manonood na lang ako sa inyo. Sagot ni Monica. Hindi naman nagpaawat ang dalagang babae hanggang sa napilitan itong uminom ang dalaga. Magkailang beses itong nakatagay at biglang nahilo ito na nag-iinit ang buong katawan ni Monica. Hanggang sa dinala ito ni Glenn sa isang kwarto at doon naganap ang lahat ng plano ng guro. Matapos nilang gawin ang lahat, iniwan nila ang dalaga na nag-iisa sa kwarto na wala pa itong malay. O sir, tapos nang pinag-uutos mo sa amin. Saad ng dalawang babae. Huwag na kayong makipag-usap sa kanya. Naintindihan ba ninyo? Utos ni Glenn. Kinaumagahan, nagising si Monica na nag-iisa sa isang kwarto. Pilit niyang inaalala ang nangyari sa kanya. Nagulat ito dahil wala na itong damit at may bahid ang dugo ang kumot. Isang sulat ang iniwan sa kanya na nagpapasalamat dahil sa binigay na kasiyahan ng dalaga sa kanilang barkada. Doon sumiklab ang galit ng dalaga. Napasigaw ito sa sobrang galit dahil sa ipinakita niyang kabaitan, yun pa ang ginawa sa kanya. Bumangon ito at umuwi sa kanyang bahay. Doon inilabas niya ang sobrang galit nito at isinumpa nito. Nagaganti siya sa ginawa ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ngunit nananakit sa kanya. Humanda kayo. Ipaparanas ko sa inyong paghiganti ko. Galit na wika ni Monica. Samantala, sa kabila ng ginawa ni Glenn at ng mga kaibigan niya, nagpaparte ito sa bahay nila. Kasabay ang pag-alok nito ng kasal sa nobya niyang si Elmira. Si Elmira ang nag-iisang anak ni Mang Ponso at Aling Eva. Mabait ito at palakaibigan. Kaya siya minahal ni Glenn ngunit hindi alam ni Elmira na ang minamahal niyang lalaki ay may pusong malademonyong ugali. Yun ay ang paglaruan ng mga babaeng inosente at walang alam sa buhay. Habang nagkakasayahan sila, hindi nila napansin si Monica na nakatingin ng masama sa kinaroroonan nila. Rinig na rinig ni Monica ang pag-alok niya ng kasal sa dalaga. Nagtitimpi naman sa galit si Monica bago ito umalis. Pagkatapos ng gabi na yon, kinabukasan, naganda agad si Glenn at Elmira para sa darating na kasal nila dahil wala pa itong pasok. Marami silang inimbitahan na kapwa nila guro at maging ang prinsipal nila. Mga kaibigan at nalalapit nilang kamag-anak, pati si Mayet at Ella, naimbitahan din. O kayong dalawa ha, dapat hindi kayo mawawala sa kasal namin ni Teacher Elmira ninyo. Saad ni Glenn sa dalawang dalaga. Sure sir, darating po kami. Sagot ni Ella.
Hindi nila alam na isa-isahin sila ni Monica na paghihigantihan. Dahil nang punta ni Monica ang dalawang kaibigan, hindi na niya ito nakakausap. Nagdadahilan ng mga ito na pinapalayo sila ng kanilang mga magulang. Kaya pati silang dalawa, kinapupuutan ni Monica. Sa bahay ng dalaga, inihanda nito ang dalawang manika na para kay Ella at Mayet. At ang dalawa ay kay Glenn at Elmera. At ang iba pang manika sa tatlong barkada ni Glenn na kasama sa nananakit sa dalaga. Sinimula ni Monica ang gantihan ang tatlong lalaki. Pinagtutusok niya ito ng karayom hanggang sa binalibali ang mga katawan nito. Dahil lang sa pagka-disable ng tatlo, hindi naman ito pinatay ni Monica. Dahil ang balak nito ay iparanas sa kanila kung paano masaktan. Sa nangyari sa tatlong lalaki, nagtataka ang mga doktor na wala man lang silang nakitang dahilan sa sakit nila. Ngunit nagkaganon ang mga katawan nila. Sobrang kawawa ng nangyari sa tatlo. Dahilan kung bakit hindi ito nakaatin sa araw ng kasal ni Glenn at Elmera. Sa araw ng kasal, masaya ang lahat sa pag-iisang dibdib ni Glenn at Elmera. Pati silang dalawa sobrang saya dahil magsasama na sila bilang mag-asawa. Habang nagsasaya sila, napansin ni Glenn ang mukha ni Monica na nakangiti sa kanya. Sa pagkisap ng mga mata niya, nawala ito bigla. Kaya palingalinga ito. Ngunit hindi niya ito nakita. Naisip niya na baka namamalikmata lang ito. Maya-maya lumapit si Elmera sa kanya. Mahal, sino bang hinahanap mo dyan? Tanong ni Elmera. Wala mahal. May nakita lang akong pamilyar na mukha. Sagot ni Glenn sa asawa. Pagkatapos ng kasal, kinagabihan, unang gabi ng mag-asawa, nagtataga si Glenn dahil habang nakahiga sila, parang may mga gumagapang na insekto sa higaan nila. Nang mapansin niya sa Elmera, habang tulog ito, nanggaling ito sa ilong at tenga ng babae. Ginising niya ito dahil nag-alala ito. Sa paggising ni Elmera, nagulat rin ito sa mga naramdaman nito mga bukol sa katawan nito. Nang makita nila ito, dali-dali silang nagpunta sa doktor upang ipasuri ang mga bukol ni Elmera. Malinaw naman ang mga resulta. Ngunit napansin nila sa Elmera na umiinda ito sa sakit galing sa bukol. Samantalang sa bahay ni Monica, tumatawa ito na parang baliw. Dahil nakita niya kung paano nahirapan si Glenn at Elmera. Pagkatapos siyang lagyan ng mga insekto ang manika ni Elmera, sinunod niya ang manika ng dalawang kaibigan niya. Kinuha niya ang manika na may litrato ito ng dalawa. Sabay pinatakan niya ito ng sarili niyang dugo at nag-usal ng dasal. Pagkatapos kinuha ang bote na puno ng bulati at uod. Sa bahay ni Naela habang nanonood ito ng TV, may kung anong naramdaman itong gumagapang sa kanyang tenga. Nang kinuha niya ay nagulat ito dahil lumalabas doon ang maraming uod. Napasigaw ito sa takot hanggang sa hinimatay ito. Pagkagising ng dalaga ay nasa hospital na ito. Wala na ring tigil ang paglalabas ng iba't ibang klaseng uod. Nagtataka ang mga doktor. Dahil klaro naman ang lahat ng test nito. Ella, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Mayet. Mayet, may nakita kasi akong mga uod na nagmula sa tenga ko. At hanggang ngayon, may lumalabas pa. Saad ni Ella. Nagtataka naman si Mayet, pati ang mga magulang nito. Naisipan ni Mayet na magpatawas ang kaibigan. Kaya paglabas nila ng ospital, pumunta agad sila sa isang albularyo kay Mang Tandoy. Nang tinawas na si Ella,
Doon nalaman na kinulam ito ng isang babaeng mahaba ang buhok at sobrang galit ang nararamdaman sa kanya. Dahil may nagawa itong kasalanan sa babaeng nagkulam sa kanya. Doon namutla ng takot ang magkaibigan. Dahil iisang babae lang ang ginawa nila ng mali at sinaktan. Si Monica. Si Monica. Si Monica. Mahit. Siyang nagkulam sa akin. Umiiyak na saad ni Ella. Hindi Ella. Hindi magawa ni Monica sa iyo yan. Pagtatanggol ni Mayet. Pagkatapos nilang magpatawas, binuksan nila ang kanyang damit. Doon nakita ng albularyo na may mga bukol ito at may mga gumagalaw sa bukol ng dalaga. Umiiyak ito sa takot at parang nagsisi ito sa pakikipagsabuatan sa guro nila para paglaruan si Monica. Lumipas sa mga araw, naramdaman din ni Mayet ang mga insekto sa katawan nito. At tulad ni na Elmera at Ella, nagkaroon din ito ng mga bukol na parang may mga gumagalaw sa loob. Dinala niya rin ito kay Bang Andoy. Iisa lang ang nagkulam sa dalawang magkaibigan. Napaiyak na lang si Mayet dahil tulad ni Ella, pinagsisihan nila ang ginawa nila kay Monica. Hindi na biro ito. Kumaganti na siya sa amin. Sa di Mayet kay Mang Andoy. Kaya iha, sana bago kayo gumawa ng mali. Piliin niyo sana ang taong gawan niyo ng hindi maganda. Mabait na bata si Monica. Ngunit nilapas tanganan niyo. Sagot ni Mang Andoy. Sabay ni Naglen at Elmera. Naghihirap sa sakit ang asawa niya. Kaya hindi na alam ni Glenn ang gagawin. Hindi niya naisip kung anong klaseng sakit ang dumapo sa asawa nito. Kaya pati siya ay halos umiiyak palagi. Kapag makikita ang kalagayan ni Elmera. Kahit ang mga magulang ni Elmera, hindi alam kung ano ang nangyari sa anak nila. Isang araw, tumaas ang lagnat ni Elmera. Dahil sa mga sakit na nararamdaman nito mula sa bukol. Halos nagdedeliryo na ito sa taas ng lagnat. Dinala agad nila sa ospital ito. Nakakapagtaka dahil wala pa rin nakitang sakit o mga komplikasyon sa bukol niya. Lumabas si Glenn sa ospital dahil hindi na niya kayang makita ang sitwasyon ng kanyang asawa. Habang nakaupo ito sa labas ng ospital, may napansin siyang babaeng nakaitim. Nang maninag niya ang mukha, napaurong ito sa gulat. Pagkisap ng mga mata niya, agad itong nawala. Si Monica ba yun? Bakit siya nandito? Tanong ni Glenn sa isipan niya. Tatayo na sana si Glenn sa inuupuan nito. Nang mapansin nito ang magulang na Ella at Mayet na umiiyak sa labas ng ospital. At nag-uusap. Narinig niya na kinulam ang dalawang dalaga. Dahil wala pa rin nakitang resulta sa test na ginawa ng mga doktor sa kanilang mga anak. Nilapitan niya ang dalawang ginang. Kinausap niya ito tungkol sa kanilang mga anak. Kaya dinala siya ng mga ginang sa kwarto ng magkaibigan sa ospital. Doon narinig niya na nagwawala si Ella at Mayet. Si Monica ang may gawa nito sa akin. Monica! Saad ni Ella. Ganon din ang sinasabi ni Mayet. Kaya pagdating ng mga doktor, pinauwi sila pareho dahil malinaw naman ang mga resulta nila. Doon nag-isip si Glenn na baka si Monica rin ang may kagagawan kay Elmera. Ngunit kung ang dalaga ang may kagagawan, bakit ang asawa niya ang ginantihan ng dalaga? Dali-dali nitong binalikan ang asawa. At dahil naniwala din ito sa albularyo, inuwi niya ang asawa. At aganap ng albularyo para titingin kay Elmera. Tatlong albularyo ang nilapitan upang ipatawas ang asawa niya. Iisa lang ang sagot sa tawas. Isang babae na mahaba ang buhok, puot at galit ang dahilan. Hindi makapaniwala si Glenn. Ang huling albularyo ang pinuntahan niya ay si Mang Tandoy.
Sa labas pa lang ng bakod, sinabihan na siya ng matanda. Ikaw ang lalaki ang dahilan ng paggising sa galit ni Monica sa Adimang Tandoy. Anong kasalanan ng asawa ko sa kanya? Tanong ni Glenn sa albularyo. Pinapasok ni Mang Tandoy si Glenn at ang asawa nito. Sinabi niya ang lahat tungkol sa dalaga. Sinisi niya si Glenn dahil huli na para magsisi ito dahil gumaganti na ang dalaga sa kanila. Kaya naawa si Glenn sa asawa dahil nadamay ito sa galit ni Monica dahil din sa kagagawa niyang kalapastanganan sa dalaga. Doon ay napagulgol ito ng iyak. Pinagsabihan ito ng albularyo na hindi niya ito kayang gamutin dahil napakalakas na mangkukulam ni Monica. Hindi niya kayang pantayan ang kapangyarihan ng kulam ng dalaga. Tanging paghingi lang ng tawad ang kailangan nilang gawin upang patawarin sila ni Monica. Samantala, sa bahay ni Monica, habang pinapahirapan niya ang mga taong nananakit nito sa kanya, napangisi ito na maalala niyang nasasaktan na si Glenn sa mga nangyayari sa asawa nito at sa dalawang kaibigan niyang tinuring niya itong parang kapatid. Ngunit sila ang kasabwat sa paglapastanganan ni Glenn. Kaya natuwa ito na nagdudusa na ang mga taong nanakit sa kanya. Kulang pa yan. Kulang pa yan sa inyo. Kulang pa yan sa mga kahihupan niyo. Kaya tanggapin niyo ang sakit ng paghihiganti ko. Sigaw ni Monica. Habang naguusok sa galit ang dalaga, panay tusok nito sa tatlong manika habang umiiyak ito. Dahil hindi niya kayang tanggapin ang kahihupan na nagawa nila sa dalaga. Lumipas sa mga araw. Dahil sa awa ng mga magulang ni Namayet at Ella, sila na mismo ang lumapit kay Monica. Ngunit tuwing pupunta ang mga magulang nito, nagtatago naman ang dalaga upang hindi niya makausap. Ayaw niyang makonsyensya siya sa ginawa niya sa mga kaibigan niya. Dahil hindi nga sila naawa sa ginawa nila. Hanggang sa napagod na sa kabalik-balik ang mga magulang ng magkakaibigan. Inay, dalhin niyo po ako kay Monica. Hindi ko na kayang sakit na nararamdaman ko. Pagmamakaawa ni Ella sa ina. Dahil sa pagmamakaawa ni Ella, dinala ito ng mga magulang niya sa bahay ni Monica. Ganon din si Mayet. Pagkarating nila ay nadatna nila ang dalaga habang nagdidilig ito ng halaman. Nang mapansin sila ni Monica, hinarap niya ang dalawa. Tumutulo ang luha ng kanyang mga kaibigan na nagmamakaawa sa harapan niya. Nanghihingi sila pareho ng kapatawaran ni Monica sa mga nagawa nila sa dalaga. Kahit mga magulang nila ay narinig ang mga ginawang kahayupan nila kay Monica. Naawa ito sa sinapit ang dalaga dahil kahit sa kanila yon gagawin, hinding-hindi nila kayang magpatawad. Monica, parang awa mo na. Patawarin mo na kami. Pagmamag-awa ng dalawa niyang kaibigan. Bakit, Ella, Mayet? Naawa ba kayo sa akin nung panahon na wala akong alam sa pinagagawa niyo sa akin? Naawa ba kayo sa akin nung nilapastanganan ako ng mga kaibigan ni Glenn? Pati siya, niyurakan niyang pagkababae ko at dapat pagdusanin niyo ang galit at puot ko. Saad ni Monica, nagalit na galit ito sa harapan nila. Walang nagawang paghihingi ng tawad ng dalawa. Umuwi itong puno ng pagsisisi sa mga nagawa nila sa dalaga. Kahit ang mga magulang nito ay hindi nila maisip bakit nila nagawa sa kaibigan nila ang ganong klaseng kasalanan. Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa bahay ni Glenn, dinig na dinig niya ang paghihirap ni Elmira. Umiiyak ito dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ito. Hindi na umalis ang mga magulang ng kanyang asawa
dahil hindi na makagalaw pa si Elmira. Sila Aling Eva at Mang Ponso ang umaalalay dito. Isang araw, nagulantang silang lahat nang makita nila na halos mawala sa sarili si Elmira dahil pumutok na ang mga bukol nito at halos puro uod ang laman ng mga bukol. Nagsusuka pa ito ng sobrang baho. Do'y hindi na kinaya ni Glenn. Napagdesisyon na nito na puntahan na si Monica. Pagkarating niya sa bahay ng dalaga, nadatnan niyang nakaupo ang dalaga sa labas ng bakuran nito. Nagmamakaawa kasi si Glenn sa dalaga na bawiin ang ginawa niya kay Elmira. Ngunit parang walang narinig si Monica sa kanya. Masakit ba, sir? Masakit ba kung sa'yo gawin ang hindi maganda kahit wala kang kasalanan? Tanong ni Monica. Patawad, Monica. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Maawa ka. Ako na lang. Huwag na si Elmira. Pagmamakaawa ni Glenn. Tumawa ng tumawa si Monica sa harapan niya. Dahil sa panahon ng pangwawalang hiya ng lalaki, hindi man lang niya naisip na isang inosending tao si Monica upang gawa nila ng kasalanan. Kaya pinalayas ni Monica sa pamamahay niya ang lalaki. Umuwing luhaan ang lalaki at hindi tinanggap ang paghingi ng tawad nito. Nang makarating na si Glenn sa bahay nilang mag-asawa, nagulat siya nang makita niya ang ama nitong si Mauricio. Nabalitaan niyang nangyari sa asawa ni Glenn at nalaman nila na kinulam ito ni Monica. Si Glenn, anak ni Mauricio sa unang nobya, at tinago nito sa ina ni Monica. Kaya kinulam ni Paulina ang ina ni Glenn dahil hindi sila aamin ni Mauricio at may anak pa sila. Kaya pinarusahan ni Paulina ang babae at nagalit si Mauricio. Kaya pinapatay niya sina Paulina, Cura, at ang anak nitong si Merna na ngayon ay Monica ang ginagamit niyang pangalan. Papa, napadalaw po kayo? Tanong ni Glenn. Nabalitaan kong nangyari sa asawa mo, anak. Kaya naparito ako. Sagot ni Mauricio sa anak. Kunento naman ni Glenn ang nangyari sa asawa nito. Inamin niya rin na may nagawa siyang kasalanan, kaya pinaghihigantihan siya nito. Hindi sana ito maniwala sa anak niya. Ngunit nung nakita niyang katawan ni Elmira, naalala nito ang nangyari sa ina ni Glenn na namatay sa kulam ng ina ni Monica. Kaya gusto niya makita ang nagkulam sa asawa ni Glenn. Subalit hindi alam ni Glenn na sinundan siya ni Monica upang tignan kung paano ito nasasaktan. Nang makita niya ito ay nagulat siya sa lalaking bumibisita sa bahay ng lalaki. Kilalang kilala niya kasi ito. Doon pinakinggan niya ang usapan ng dalawa. At doon nalaman ni Monica na anak ni Mauricio si Glenn. Kaya pala kasing hayop mo si Glenn dahil ama ka pala niya, saad ni Monica. Makalipas ang araw, lumalala na ang mga pangyayari sa kanya mga kaibigan. Kaya pinuntahan niya ang dalawa. Pagdating nito sa bahay ni Ella, kinausap niya ang kaibigan niya at nakita niya ang sinseridad ng paghingi ng tawad nito. Doon niya pinatawad si Ella. Pinuntahan niya rin si Mayet at kinausap. Tulad ni Ella, nakita ni Monica ang sinserong paghingi ng tawad nito. Kaya tinanggap niya ang paghingi ng tawad ng dalawa. Doon gumaling na si Mayet at Ella. Nagpasalamat naman ang mga magulang nito dahil bumalik na sa dati ang kanilang mga anak. Samantala, pinagpapatuloy ni Monica ang pagpapahirap niya kay Glenn dahil sa mga nalaman niya sa buong pagkataon nito. Ngayon, tatapusin na din ni Monica ang buhay ni Elmira. Damdamin niyo kung paano mawalan ng mahal sa buhay, saad ni Monica.
Sa bahay ni na Glenn, biglang dumami ang mga insekto at uod na lumalabas sa katawan ng asawa niya. Dahil sa awa ng mga magulang ni Elmira, dinala muli nila ang anak nila sa ospital para magamot. Ngunit pagkarating sa ospital, nanginginig ito bigla at nawala na ito ng buhay. Nagwawala sa galit si Glenn at lumabas ito ng ospital. Pinuntahan niya si Monica sa bahay nito, ngunit wala na itong nadatnan pa. Tanging bahay na malinis ang nakita nito, wala na isang gamit. Hindi na niya alam kung saan niya ito hahanapin. Tanging sigaw lamang ang iniwan ni Glenn sa sobrang galit kay Monica. Hayop ka, Monica! Hayop ka! Pinatay mo ang asawa ko! Sigaw ni Glenn habang umiiyak ito. Sumantala habang nakasilip si Monica sa tagong lugar, natatawa ito sa sinapit ng lalaki. Naramdaman ito ang sakit na nararamdaman noon ng dalaga. Dumaan ang panahon na ilibing na nila si Elmira. Sobrang nagluksa si Glenn dahil nawala ang babaeng pinakamamahal nito. Hindi naman siya iniwan ng ama, baka kung ano pa ang maisipan at magpakamatay ito. Glenn, magpakatatag ka anak, payo ni Mauricio. Papatayin ko siya pa. Siyang pumatay sa asawa ko, pagtitimpi ni Glenn. Dahil sa galit, hinanap ng hinanap ni Glenn si Monica. Ngunit hindi niya ito mahanap. Hanggang sa isang araw, habang tulog si Glenn, napaniginipan niya sa Elmira. Nagalit itong nakatitig sa kanya at siyang sinisisi sa pagkamatay nito. Nagising bigla ang lalaki. Nagulat ito dahil tanghali na itong nagising. May pasok pa naman siya noon. Pagbangon nito, dali-dali itong nagbis at pumasok na sa klase. Late itong dumating sa paaralan. Pagkatapos ng klase, may napansin itong papel sa mesa, kulay itim. At may nakasulat doon na siya naman daw ang magdusa. Nahintakutan naman ang lalaki. Pagdating nito sa bahay ay uminom ito ng alak. At doon binalakbalikan niya kung paano nila pinaglalaruan si Monica. Nadatnan ng ama na naglalasing mag-isa si Glenn. Pinagsasabihan niya ito ngunit hindi ito pinapakinggan ng anak. Lumabas si Glenn at nagmaneho papunta sa bahay ni Monica. Nakita niyang dalaga na malaki ang tiyan. Nang makita siya nito, dali-dali niyang hinarangan ang babae. Ano, Monica? Masaya ka na? Dahil nakaganti ka na? Ha? Tanong ni Glenn. Hindi pa, Glenn. Kulang pa yan sa sinapit ko sa iyo at sa sinapit namin sa ama mo, sagot ni Monica. Sa sinabi ni Monica, nagtataka si Glenn dahil pati sa ama niya ay galit si Monica. Doon inamin ni Monica na siya lang naman ang anak na ipinapapatay ng ama niya noon. At ang ama ni Glenn ang nagpapapatay sa ina at lola nito. Kung bakit hanggang langit ang galit ni Monica sa kanila. Nang nalaman ni Glenn ito, halos binagsakan siya ng buong mundo. Dahil napakalaki na ng kasalanan ng ama niya kay Monica, dinagdagan pa nito. Ngayon, nagbunga pa ang kahayupan na ginawa niya sa babae. Umuwi si Glenn na parang wala sa sarili nito. Kaya tinanong siya ng ama kung bakit. Sinagot niya ito na galing siya sa anak ng asawa niya na pinapatay ni Mauricio. Doon nagulat ang ama. Paano mo nalaman yan, Glenn? Pinatay nila ang ina mo. Kaya ako ginawa yon, saad ni Mauricio. Pero papa, hindi mo dapat ginawa yan. Dahil anak mo at asawa mo ang pinapapatay mo. Ngayon, ako ang magdudusa sa ginawa mo. Na dinadagdagan ko pa ng isa pang pagkakamali. Napahagulgol sa iyak si Glenn.
Inakay ito ng ama dahil sa sobrang kalasingan. Nakatulog ito habang umiiyak. Naawa naman si Mauricio sa sinapit ng kanyang anak. Ngunit nangyari ng lahat. Kahit magsisi pa ito, hindi na niya maitama pa ang kanyang kamalian. Kinabukasan, nagising si Glenn. Iniindan niya ang sakit sa buo niyang katawan. At doon napansin ito na may mga pasa sa parte ng kanyang katawan. Hanggang sa pagkapa niya sa kanyang mukha, naramdaman niya na may mga bukol ito. Sumigaw ito sa ama. Nang nakita siya nito'y nag-aalala ito ng husto. Dali na sana siya ng ama niya sa doktor, ngunit hindi siya sumangayon. Pumunta ito kay Mang Tandoy at pinagamot niya ito. Mang Tandoy, tulungan niyo po akong mapatawad ni Monica. Siya ang may kagagawan sa akin ito. Saad ni Glenn. Pero Glenn, ikaw lang ang maaaring makagawa niyan. Upang patawarin ka ni Monica sa lahat ng kasalanan mo. Sagot ni Mang Tandoy. Pagkatapos nilang mag-usap ni Mang Tandoy, umalis si Glenn. Naisipan niyang puntahan muli ang dalaga at subukang hilingin muli ang kapatawaran nito. Habang naglalakad si Glenn, napansin niyang sasakyan ng kanyang ama. Napupunta ito sa bahay ni Monica. Kaya dali-dali niya itong sinundan. Nakita niya na bumaba si Mauricio at tumiretsong pumasok sa bahay ni Monica. Doon nakita ni Glenn na nagkasagutan ang dalawa. Monica! Monica! Anong ginawa mo sa anak ko? Tanong ni Mauricio. Napasugod ka yata dito, itay. Bakit? Nagsisisi ka na ba sa ginawa mo sa amin ni inay at lola? Saad ni Monica. Galit na galit si Mauricio sa sinabi ni Monica. Kaya dali-dali niya itong hinawakan at sinagal. Nagpupumiglas ang dalaga dahil buntis ito. Kinapaka pa ni Monica ang manika na para kay Mauricio. At doon nag-usal ito ng salita. Undas pat na pangkukulam, no? Nabitawan ni Mauricio ang dalaga at doon namimilipit ito sa sakit dahil pinagbabali nito ang mga kamay at paa. Maya-maya ay dumating si Glenn at nakikiusap sa dalaga. Napatawarin na sila ng kanyang ama. Dahil nakita ni Monica ang pagluhod ng binata sa paghingi ng tawad, biglang lumambot ang puso niya. Doon binitawan niyang manika na para kay Mauricio. Habang umahagol-gol sa iyak si Monica, niyakap niya si Glenn. Hindi nila akalain na sa pagbangon ni Mauricio, may hawak itong patalim at saksakin na niya sana si Monica. Ngunit nakita ito ni Glenn. Hinarang niyang patalim na para kay Monica. Doon nagulat si Mauricio sa kanyang ginawa. Subigaw si Monica at kinuha ang nakatarak na patalim kay Glenn at sinaksa kay Mauricio. Umiyak ng malakas si Monica dahil sa huli na ipagiganti na niya ang ina at lola niya sa taong kumitil ng kanilang buhay. Tapos ng kasamaan mo, Mauricio. Saad ni Monica. Nilapitan ni Monica si Glenn at ang ama nito. Bago sila malagutan ng hininga, humingi sila ng kapatawaran sa babaeng sinakta nila. Doon napatawad sila ni Monica bago sila nawala sa mundo. Makalipas ang ilang buwan, ipinanganak ni Monica ang kanyang anak at umalis na sa kanilang baryo. Nagpakalayo-layo ito kasama ang kanyang anak na lalaki upang magbagong buhay. Kaya sa mga nakikinig ngayon dyan, baka may dayo kayong isang nanay at may anak na lalaki. Tanungin niyo kung ano ang pangalan. Wakas.